Sa banal, sakdal at napaka makapangyarihang pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na buhay, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, kami po ay bumabate sa inyong lahat ng kapayapaan. Tayo po mga kapatid ay magpapasimula na. Awitin po natin ang numero 11 sa atin pong mga himnaryo. Tayo ay gumawa at huwagsayangin buhay na alok ng Diyos sa atin. Here.
Sambahin ang marilag na pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, 51 po sa ating mga imnaryo. Bonsa
nag-iisang Diyos na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Huling awit, mga kapatid, 37 sa ating mga imnaryo. Jesus, siyang pagnugod na lagi nang nakakalat sa
siya. Kilang pangalan po ng ating Panginoong Hesukristo, ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya buo niyang mga hukbo, mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan, mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata at gayon din ang mga dalagang, mga matatanda at lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi,
Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang santuwaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga, purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Amen. Sa lahat po ng mga tunay na tupa ng Panginoong Hesukristo na walang sawang nakikipagkaisa sa amin, mga iginagalang at mga pinagpipitaganan po namin, na una na nga sa lahat, batiin muna natin ang ating mga sarili, ang ating mga kabyak, mga anak, mga manugang, mga apo at mga sariling sambahayan. Charity must always begins at home. Binabati din po natin ang lahat ng ating mga kaibigan sa iba't ibang dako ng sanglibutan, at ang lahat ng ating mga kapatiran sa pananampalataya, mga taong nagsisisamba sa Espiritu at sa katotohanan sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang banal na katawan ng ating Panginoon na binayaran niya ng kanyang sariling dugo sa bundok ng Kalbaryo, na siyang tangi niyang ililigtas sa huling araw na ito sa kanyang ikalawang pagparito. Pinasapit po tayong muli ng Panginoong Jesus sa Webes po ng gabing ito, a 16 na po ng Oktubre 2014. Napakalaki po ng ating pagkakautang sa Panginoong Hesukristo na nasa kanya ang buhay. Siya ang nagbibigay sa atin ng lakas ng tinatawag na mga pananampalataya, at gayon din po ng ating mga kapalaran dito po sa balat ng lupa. Sa Huwebes po ng gabing ito, nais po ng Diyos na tayo ay muli niyang masumpungan na kusang loob at mayroong banal na takot sa ating mga kalooban, na huwag nating kalimutang ito ay araw ng Huwebes, na kinakailangan tayo po ay humarap sa Kanya, dumulog sa Kanyang banal na paanan, magtiklop ng ating mga tuhod sa pangalan niyang Kristo Jesus, at tayo po ay humingi ng kahabagan, patawarin sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan, pakainin tayong muli ng kanyang mga banal at dalisay na mga aral. Tawagin na po natin ang ating mga kasangbahay. Kahit na po tayo ay nag-iisa lamang, dadalawa o tatatlo, huwag po nating ikahihiya ang pangalan ng ating Panginoong Diyos, na walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang banal na iglesia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito tayo kailangang maglingkod. Ito ang bahay ng Diyos. Ito ang kanyang pinangunguluhan, at kailanman hindi namatay ang ating Panginoon,
upang palitan natin siya bilang obispo, pastor at saserdote ng ating mga kaluluwa. Magpapasimula na tayo mga kapatid. Itiklop po muna natin ang atin nating mga tuhod. Saan man dako ng loob ng ating tahanan tayo naroon. Sa atin mang mga silid tulugan, sa ating mga sala. Ang Diyos ay sumasa lahat ng dako. Ang Diyos ay nasa ating puso. Kung ating tinutupad ang kanyang mga utos at ang kanyang mga palatuntunan. Dakilang Panginoon po naming Diyos, Ama na lubha kapung kagalang-galang, Ikaw po ay Diyos na sadya kapung kapita-pitagan, nag-iisa kapung Diyos na buhay, ang may-arit lumalang ng lahat ng mga bagay, ang pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama na ikaw po ang nag-iisang buhay na Diyos, na pinaglingkuran at pinagtapatan hanggang kani-kanilang mga kamatayan, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ng iyong mga propeta sa bansang Israel. Ikaw rin po ang kinilala, pinagtapatan, sinunod, buong puso, buong pag-iisip at buong buhay ng aming mga magulang hanggang kani-kanilang mga kamatayan. Na sa huling araw na ito po, ikaw rin ang Diyos na tumawag sa amin. Nagbukas ng aming mga pangunawa, nagbigay sa amin ang iyong kagilagilalas na katotohanan, nagpapatibay ng aming pananampalataya na minsan lamang ibinigay mo po sa aming mga hiram na buhay. Panginoong Jesus, sa pangalan mo po, itinitiklop namin ang aming mga tuhod. Una na nga po dito sa Los Angeles, California, sa loob ng iyong munting tahanan. At sa bawat dampang tahanan ng aming mga kaibigan at mga kamaganakan sa laman at mga kapatiran, magmula doon sa aming inang bayan sa Pilipinas at ang marami po'y nangangalat sa iba't ibang dako nitong napakagulo at mandarayang sanlibutan. Amang banal, salamat po sa maraming mga araw. Hindi mo pa kami binabawian ng aming mga hiram na buhay. Binigyan mo po kami ng mga kapayapaan. Pinagbubuksan mo kami ng magagandang kapalaran. Pinakakain mo kami at dinaramtan. At kung kami man, pinasasapitan mo ng iba't ibang mga pagsubok upang subukin ang aming pananampalataya. At kung kami may pinasasapitan mo rin ng iba't ibang uri ng mga mabibigat na mga karamdaman, Amang banal, ipinagpapasalamat namin sa iyo na nang kami dumalangin at tumawag sa iyo sa gabi at araw, nagparanas ka sa amin, dinalaw mo kami, hinipo mo ang aming pangangatawan, pinatawad mo kami sa aming mga kasalanan, pinalakas, pinagaling ang aming lupang katawan, pinagkalooban mo rin po ng kalutasan at kaayusan ang anumang aming suliranin sa pang-araw-araw naming mga pamumuhay. At higit sa lahat, maraming salamat. Patuloy mo pa kaming pinagtitiisan at pinagtitiyagaan, tinuturuan, dinaragdagan, pinalalawak, pinalalakas, pinatitibay ang aming pananampalatayang minsan lang ibinigay mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Amang banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka namin, niluluwalhati namin ang iyong kagalang-galang, ang malinis mong pangalan, sa espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan.
Ama, sa Huwebes ng gabing ito, kung kami nagkulang, nangagkasal at hindi pa rin namin nangaaabot ang iyong kaluwalhatian, ituring mo na lamang po kabiglaanan. Kamangmangan kagipitan ng iyong mga hamak na mga nilalang, patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan. Hindi rin po namin malilimutan ang mga kabutihan na patuloy mong ipinagkakaloob sa lahat ng amin-aming mga minamahal sa buhay, sa amin-aming mga kabiyak, mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay, mga kamag-anakan, higit na nga sa lahat ng aming mga kaibigan na patuloy mo pong idinaragdag sa iyong banal na kawan upang makarinig din naman ang iyong mga banal na salita at palatuntunan. Salamat din po ang iyong mga lingkod sa iyong banal na iglesia. Sila mang lahat pinapatnubayan mo po maging ang kani-kanilang mga tahanan, mga sasakyan, halamanan, mga hayupan at mga mumunting mga ari-arian. Hindi mo rin po ipinahintulot sa mga sunog, sa mga lindol, malalakas na ulan, mga baha at mga daluyong, sa kamay ng pamahalaan, sa mga magnanakaw, sa lahat po ng mga taong tampalasan. Ama, ako na iyong lingkod. Pinagpapasalamat ko rin sa iyo. Binubuhay mo pa ang iyong walang kabuluhang alipin, gayon din ang aking kabyak, si kapatid na Rosita, ang aming mga anak, si Emmanuel, si Bobby, si Noel, si Ruth at si Joel, ang aming mga manugang, si Teofilo, si Rosemary, si Flor, si Irene, si Cheche at si Malu, ang aming mga apo, si JC, BJ, JR at John Matthew, Paul Noren at Sarah, Micah, Laika, Joshua, Rebecca at Kay, pati ang aming mga kapatiran sa laman, tulad po ni Expectasyon, ni Prospero, ni Felicidad, ni Dolor, ni Eliezer at ni Neftali, ni Fe at ni Lolita, ang mga kaibigan na kasama naming nakikinig ng iyong mga salita. Salamat sa iyo't patuloy mo silang pinapatnubayan at iniingatan ang lahat mong tunay na mananamba sa Espiritu mo po't sa iyong katotohanan. Dalangin po namin, Ama, tawagin mo rin po silang lahat at dalhin sa iyong banal na kawan. Sa huling araw na ito'y magkapiling at magkasama-sama kaming makapag-alay ng kaluwalhatian sa iyong banal na harapan. Amang banal, salamat din sa iyo ang maraming amin-aming mga mahal sa buhay na naroroon sa malalayong mga bansa't mga bayan na malayo sa amin. Pinapatnubayan mo rin po sila't iniingatan. Una na nga po si Prospero Jr., si Chuchay, si Pinky at si Philip, si Enrico, si Abner, si David, at Shannon, Ana Lira, Bayan Guanson, gayon din po si Lolita, si Jacob, si Susan, si Lenlen, si Jingjing, si Fe at Adora Kino, si Pido at Victoria Malangkes, si Rosemary at si Flor Bautista Gonzales. Salamat, Panginoon, sa kabila ng sila'y malayo sa amin. Hindi po namin nalalaman kung paano sila sasaklolohan sa gitna ng mga kagipitan. Salamat sa iyo't binibigyan mo rin sila ng kapayapaan, pinagkakalooban ng kaligtasan sa kamay ng mga taong tampalasan, maging sa kamay ng hostisya at sa lahat ng nangakaumang na mga kapanganiban. Amang banal, sa Huwebes ng gabing ito, amin din pong idinadaing at isinasamo, mahabag ka sa amin, na patuloy na kaming tumatanda, nanghihina. Malapit na po kami sa araw ng aming mga kamatayan. Una ang iyong hamak na lingkod. Sa Huwebes po ng gabing ito, habang kami nakikinig ng iyong mga salita, hipuin mo nawa kami, Panginoon, dagdagan pa kami ng kagalingan, kalakasan ng maraming mga araw at mga taon
gagabayan mo lamang kami araw-araw, makita mong ang lakas na ito, ginugugol namin sa paglilingkod sa iyo, buong puso at buong pag-iisip at ng aming buong buhay, hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw ng sanglibutan, kahabagan mo akong iyong hamak na lingkod. Kahabagan mo po ang aking kabyak, kaawaan mo po si kapatid na Prospero, si kapatid na Glenda, higit na nga po ang pinakamatanda na sa amin, si kapatid na Concepcion Tenedero, si Floro Dator, si Robert at Mercedita Hene, gayon din po si Mirna at si Olivia, si kapatid na Rogelio at si kapatid na Expectacion Valencia. Dumadalangin kami sa iyo, Ama, hindi mo pag-uurungan ang iyong mga alipin ng iyong mapagpalang kamay. Kami po'y daragdagan mo pa ng buhay at ng aming mga kagalingan at kalakasan. Sa gabing ito, gamitin mo po sanang muli na isang mabuting kasangkapan ang iyong hamak na lingkod. Banalin mo po ang kanyang puso. Linisin mo po ang kanyang pag-iisip. Patawarin mo po sa kanyang mga pagkukulang. At kung mapakinggan namin ang mga salita na magmumula sa kanyang bibig, manampalataya kaming ikaw ang nagtuturo, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan, Ama naming Diyos, at naway magkaroon ng bisa't kapangyarihan, maisakabuhayan namin araw-araw at maibahagi namin hindi lamang sa aming mga mahal sa buhay, kung hindi kumbaga maaari sa mas maraming mga tao sa ibabaw ng sanglibutan. Ang lahat ng ito, Ama, ikaw ang nagturo sa amin. Ano man ang aming hihilingin sa pangalan mong Diyos Kristo Jesus, ito ang iyong gagawin sa langit, ito ang iyong pakikinggan, ito ang iyong ibabasbas at ibebendisyon sa aming lahat. Sa pangalan mo pong Kristo Jesus, magmula ngayon at magpakailanman. Amen! At ngayon po ay ihanda at italaga na natin ang ating mga pakikinig. At atin na rin ihanda ang mga banal na kasulatan natin sa atin-atin pong mga tahanan. Magpapasimula na po tayo ng ating kikinig at pag-aaral ng banal na paksa na nais ng Panginoong Jesus na atin pong matutuhan. Buksan po natin ang unang Korinto sa kanyang Kapitulo 7, Versikulo 22. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya ay alipin ay malaya sa Panginoon. Gayon din naman ang tinawag ng siya ay malaya ay alipin ni Kristo. Dito po ay mayroong mga hiwaga na ibig ng Panginoong Hesukristo na atin pong unawaing mainam. At sapagkat ang Bibliang Tagalog po ay hinango sa Bibliang Ingles, atin pong babasahin din naman ang pinanggalingan sa 1 Corinthians chapter 7 and verse 22, King James Version, "For he that is called in the Lord," sapagkat siya na tinawag, dito po ang tinatawag yung mga tao, tinawag ika, saan? Mga kapatid, tinawag sa Panginoon. Ang ibig pong sabihin, mga tao tayo, wala tayo sa Panginoon, tinawag tayo sa, para sa Panginoon. Para ano? Being a servant, bilang mga alipin, is the Lord's freeman. Na kung liliwanagin lamang, hindi rin po nalalayong mainam ang Tagalog. Sapagkat ang tinawag sa Panginoon ng siya'y alipin, nang tayo po'y mga alipin, tinawag daw po tayo, saan tayo dinala? Sa Panginoon. Ang wika pa man din ay malaya sa Panginoon. Magiging malalaya ang kanyang tinatawag sa Panginoon.
Gayun din naman, likewise, also, he that is called, gayun din naman, siya na tinawag, being free, na malaya, ibig sabihin malaya na, oh, is Christ's servant. Naging mga alipin naman ni Kristo. Noong araw po, alipin tayo nang wala pa tayo sa Panginoon. Tinawag tayo, naging malaya tayo, naging alipin na naman tayo, nino, ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po, huwag tayong magulumihanan. Unawahin natin ang ninanais na ituro sa atin ng Panginoon. Kaya nga, wala pong maraming pali-paliwanag. Unang tanong po, ano po baga ang ibig sabihin nitong unang bahagi ng ating paksa sapagkat ang tinawag sa Panginoon nang siya'y alipin? Bakit ba tayo naging alipin at sino ba ang umalipin sa atin? At tunay ba na mababasa sa Biblia, meron mga tao na tinatawag ang Panginoon? Unahin po natin ang sa Bagong Tipan sa aklat ng Evangelistang si Mateo sa kanya pong pangkat ikasampu at unang talata. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad. Ito po'y patungkol sa 12 alagad. Kasama pa po noon si Judas Iscariote na magkakanulo sa kanya. Ang wika, pinalapit niya sa kanya ang kanyang 12 alagad. Paano po ba lalapit ang isang tao kung hindi tinatawag? Eh hindi po pwedeng lumapit ang hindi tinatawag. Kaya dito po maliwanag ang nagsasalita ang Panginoong Hesukristo. Sino po ang tinawag niya? Ang unang 12 apostol. Sa makatwid, tinawag personal ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, paano po baga ang paraan ng pagtawag ng Panginoon? Napakinggan natin, no? Personal. Tinawag ang 12 apostol. At nalalaman natin, hindi ko nababasahin sa aklat ng mga gawa, habang kaladkad ni Apostol Pablo, ang pangalan noon ay Saulo na taga Tarso, na mayroong mandamiento de aresto at pinaghuhuli ang tinatawag na mga tupa ng Diyos na naglilingkod sa Panginoong Hesukristo, habang kaladkad niya at dadalhin sa bilangguan ang mga anak ng Diyos sa daang Damasco, napakita o nagparinig ang Panginoong Hesukristo ng isang malakas na tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Ang kinukuha natin sa tagpong iyon, tumatawag ang Panginoon sa personal niyang pamamaraan, ang Panginoong Hesukristo. Hindi naman inuusig ni Pablo ang Panginoong Hesukristo, ang pinagpapapatay niya't ibinibilanggo yung mga miyembro ng kanyang iglesia, pero sinabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? Mahirap sa iyo ang sumipa sa matulis. Kaya nga sa ating katanungan pa man din, paano pa po baga ang mga kaparaanan ng pagtawag ng Panginoon sa kanyang tinatawag? Uno-uno ng Ebreo, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Napakinggan po natin, ang Diyos ng nakaraang panahon, ang tinutukoy yung matandang panahon, yung unang panahon, yung matandang tipan. Magmula nga po sa Genesis hanggang sa Malakias na pinakamaliit na propeta, sari-saring paraan ang pagtawag ng Diyos. Sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon,
Nung kapanahunan ni Nunong Noah at ng kanyang asawa at ng kanyang tatlong anak, si Sem, si Ham at si Japhet, mga kapatid, nakipag-usap sa kanila ang Panginoon at nagsabing, ang kasalanan ng sanglibutan ay umabot sa akin. Gugunawin ko sa pamamagitan ng tubig ang sanglibutan. Gumawa ka ng daong, Noah, at alam natin ang kasaysayan. Nang mayari ang daong, walang pumasok, bagaman kanilang sinasabi sa mga taong kapwa-tao nila, malapit ng magunaw ang mundo, malulunod, sumakay na kayo sa daong, eh wala namang sumama. Nilait pa siya, pinagtawanan, inalimura. Kaya ang naligtas ay wawalong kaluluwa. Yun ang unang-unang paraan talagang ang Diyos nakipag-usap, mga kapatid, at sa mga pangitain at mga panaginip. At nang kapanahunan po naman ni Abraham, dumalaw kay Abraham ang Panginoon na tulad sa anyo ng isang tao. At nagsabi sa kanya, umalis ka, iwan mo ang iyong bayan, iwan mo ang mga magulang mo, lumakad ka sa harap ko at bibigyan kita ng lupain. At hindi kita pababayaan at palalakihin kita, gagawin kitang isang malaking bansa. At nang kapanahunan naman po ni Moses, sa pamamagitan ng isang naglalagablab na punong kahoy na hindi natutupok, alam natin ang kasaysayan ng isugo si Moses sa bansa ni Paraon sa Ehipto upang palayain, makinig tayo mga kapatid, ang kanyang bayan, ang bansa ng Israel. Sa makatwid, tumatawag ang Diyos sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang panahon, sa pamamagitan ng mga propeta. Eh kaya naman po sa atin sa huling araw na ito, papaano tumatawag ang Panginoon Diyos sa atin ng mga tao? Hebreo 1:2 ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Sino ba ang anak? Ang Panginoong Hesukristo, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya, ni Hesukristo, ginawa ang sanglibutan. Mga kapatid, dito po, hayaan ninyo na aking munang paalalahanan kayo. Dito sa Tagalog, ang pagkakasalin medyo taliwas ng konti, sapagkat dito'y lumilitaw ang sanlibutan ika ay ginawa niya. Kaya ito ngayon ang napunla sa puso't isip ng ibang mga tao, ang naging pananampalataya nila, si Kristo ika kasangkapan lang sa paggawa ng sanglibutan, para bang si Kristo ay pako, martilyo, lagare. Ngunit kung babasahin ninyo sa 1:1 ng San Juan hanggang 3 sa Bibliang Ingles, all things were made by Him. Ang lahat ng mga bagay ginawa niya. Ang lahat ng bagay ginawa niya. Kaya medyo taliwas. Kung sa bagay, masasabi nating pareho. Ngunit, kapag gagamitin mo sa Tagalog, ayan, maraming pilosopong Pilipino. O yan, kapatid na si Rilo. Si Kristo, hindi pala siya ang lumalang ng lahat ng bagay. Ginawa lang sa pamamagitan niya. Eh bakit paggagamit ang Diyos ng isang Kristo para makagawa ng buwan, ng bituin, ng araw, ng mga hayop, ng mga tinatawag na punong kahoy? Hindi kailangan ng Diyos. Kung sasabihin natin kailangan pa ang Kristo para magkaroon ng lagare, ng pako, ng semento para malalang ang lahat ng bagay, mahina ang Diyos. Pero hindi po gayon. In the beginning was the Word. Nang pasimula ay ang berbo, 1:1 ng San Juan. At ang berbo, sumasa Diyos. Yung salita, sumasa Diyos. E ano ba yung salita na nasa Diyos? At ang berbo ay Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ano nga ang ginawa ng berbo?
ang lahat ng bagay ginawa niya. All things was made by Him, and without Him, nothing will be made. At kung wala siya, walang bagay na nagawa. Sa mga katwid, mga kapatid, burahin natin sa ating mga puso't isipan na ang Panginoong Jesucristo'y para lang kasangkapan, parang martilyo, pako, lagari at simento. Hindi po gayon. At sa 1:3 pa man din ng Ebreo, palibhasa siya ay sinag ng kanyang kaluwalhatian, ang Panginoon, at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos. Eto pa, si Kristo larawan lang ng pagkadiyos. Paano ba makikilala ng tao ang Diyos kung hindi siya nagkatawan tao? Mga kapatid at mga magulang, ano ba ang Diyos? Ang wika sa sanuan, ang Diyos ay espiritu, tunay na tunay, walang laman at walang buto. At dumarating ang araw at oras na ang mga mananamba, ang mga tunay na mananamba sa Diyos na espiritu, walang laman at walang buto, magsisisamba sa pamamagitan ng espiritu at ng katotohanan. Sa mga katwid, paano mo makikilala ang Diyos, walang laman at walang buto? Kinakailangan po magkatawan tao. 1:14 ng San Juan. Nagkatawang tao ang Berbo. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian, nahipo namin, nakasama namin 3 taon. Sino yan? Yan nga ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano pinatutunayan? Kailangan liwanagin muna natin ito sapagkat maraming nakikinig. Marami tayong nakikinig ng mga kamag-anak natin, mga kaibigan, yung mga Protestante na Trinitarian. Tatlo ika ang Diyos. The Father, the Son, and the Holy Ghost. Mga kapatid, paano natin patutunayan yan na yung Diyos, yung Berbo, yung salita, at ang ating Panginoong Jesucristo ay talagang siya rin ang Diyos at wala nang iba. Kaya nga tinatawag na larawan siya at kaluwalhatian ng Diyos ang ating Panginoon sapagkat nagkatawan tao nga po ang Diyos at nakilala nila at nakita nila ang Panginoong Jesucristo na kasama pa nila. Kaya sinasabi nila, si Kristo ang larawan at kaluwalhatian ng Diyos ngayon. Para matapos na ang argumento, buksan ninyo ang unang Juan, King James Version, chapter 5, and the verse is 7. There are 3 that bear record in heaven. The Father. Sino ba yung Father? E di ang Ama, ang Espiritu Santo, yung tinatawag na Espiritu, walang laman, walang buto. The Father, the Word. Sino ba yung Word? E di yung Berbo, yung nagkatawan tao. And the Holy Spirit or the Holy Ghost. Alin ba yung tinutukoy ng Biblia na the Holy Ghost o the Holy Spirit? Buksan ninyo ang 6:63 ng San Juan. Salaman, wala kayong pakikinabangan. Ang Espiritu ang bumubuhay. Ang mga salita na sa inyo'y aking sinasalita, pawang Espiritu, pawang buhay. E ano ba yung mga salita ng Panginoong Jesucristo? Yon ang tinatawag na banal na kasulatan. Yon po ang Ebanghelyo na kung liliwanagin po lamang, sa langit mayroong 3 na nagpapatotoo. Ang Ama, ang Anak, ang Berbo na nagkatawan tao, at ang kanyang Ebanghelyo, ang 3 ito ay iisa. Wala na pong pagtatalo. Huwag na ninyong pahabain pa ang argumento. At ibig ng Diyos malaman nating lahat, walang imposible sa Kanya. Pag sinabi niyang 1+1+1=1, makinig na tayo, tanggapin na natin. Hindi naman siya tao sa ating mga tao, 1+1+1=3.
Hindi natin pwedeng gawin yung ginawa niya, mga kapatid. At upang lubos nating maliwanagan, sa unang Juan 5:20, buksan ninyo sa inyong mga Biblia. Nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Ayan. Sino ang anak ng Diyos? Ituloy natin ang pagbasa. At tayo binigyan niya ng pagkaunawa. Hindi ba nagturo sa atin ng Panginoon? 15:13 ng San Juan, sapagkat kayo'y iniwanan ko ng halimbawa upang gawin din naman ninyo sa isa't isa sa inyo. Ayan, tinuruan tayo. Bakit? Upang atin na ano, makilala siya na ano, na totoo. Alin ang totoo kay Kristo sa ating Panginoon? Yung pagka-Diyos. Tunay ba yan? At tayo'y nasa Kanya na totoo. Sa makatwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Eh ano ba ang Panginoong Jesucristo? Ito ang tunay na Diyos. At ang buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon, napakamaliwanag na po yung Diyos na tumatawag sa matandang tipan at ang ating Panginoong Jesucristo na tumatawag sa atin sa huling araw para maging malalaya tayo. Siya rin ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang Diyos, siya rin ang tinatawag na nagkatawang tao, siya rin ang banal na ebanghelyo. Sa paniwalaan po ninyo sa hindi. Yung salita, ang ibig lang sabihin, yung mga turo at aral ng Panginoon na nasaan? Sa banal na kasulatan. Eh saan po baga naman ang ikalawang tanong natin? Tinawag tayo, nung araw pa, panahon pa ng matandang tipan, iba't ibang paraan, iba't ibang panahon. At sa panahon natin, tinawag tayo, nagpakilala na ang Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Eh saan ba tayo tinawag? Saan po baga naman? O kanino po baga tayo naging alipin? At kailangang tawagin pa tayo ng Diyos o ng Panginoong Jesucristo upang maging malaya tayo. Aklat ng mga Gawa 26:17, ang tagpo na isusugo na po ng Panginoong Jesus. Tinawag na sino? Ang lalaking si Saulo na taga Tarso. Na iniligtas kita sa bayan at sa mga hentil na sa kanila'y sinusugo kita. Ayan, iniligtas kita sa bayan, ibig siyang pagpapatayin ng mga Hudyo, mga kapatid, si Pablo. Galit na galit sa kanya kasi ibinibilanggo niya at nilulupig ang mga tupa ng Panginoong Jesucristo. Iniligtas si Pablo ng Panginoong Jesucristo sa mga kababayan niya, sa mga Hudyo at sa mga hintil. Eh bakit? Bakit iningatan si Pablo na sa kanila, sa mga hintil, ay isinusugo kita? Sa makatwid, si Pablo isusugo sa kahintilan. To cut the story short, alam na natin, kaya nga po ngayon tinatawag si Pablo Light of the Gentile. Si Pablo ang ilaw sa kahintilan sapagkat yung 12 apostol, una-una, doon lang isinugo sa Israel yon. At nang bandang huli, nang matagpuan na nga po, ang 144,000 ng mga tupa na nabautismuhan sa pangalan ng Ama at pangalan ng Kordero, Apokalipses 14:1, isinugo na ng Panginoong Jesus ang lalaking si Pablo. Para ano? 26:18 ng aklat ng mga Gawa. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Eto po, ang tanong natin, bakit kailangan tayong tawagin sa pangalan ng Panginoon? Para maging malaya tayo. Bakit tayo kailangang maging malaya? Sapagkat tayo po ay alipin, biktima. Nakakulong tayo sa pagkaalipin. Saan? Upang idilat mo ang kanilang mga mata, eto na, upang sila'y magbalik sa ilaw, alipin po tayo ng kadiliman. At mula sa kadiliman, ang wika pa man din, at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Ito po ang dahilan.
Dapat kilalanin natin at tanggapin natin ayon sa Panginoong Hesus sa ating pag-aaral, tayo pong mga tao dito sa lupa, tayo pong lahat alipin ng ano, ng kadiliman na ano, kapangyarihan ni Satanas. Kaya ang tao kailangang tawagin sa Panginoon. Alam natin kung sino ang Panginoon, di Panginoong Hesukristo. Kailangan pala tayo tawagin saan? Panginoong Hesukristo. Naintindihan ba ninyo ibig sabihin? Sapagkat kung hindi tayo tatawagin sa Panginoong Hesukristo, nasa kadiliman tayo, naroon tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Maaalis lamang tayo sa kadiliman o sa kamay ni Satanas kung tayo po ay ano, tawagin sa pangalan ng Panginoon. Totoo ba yan? Upang sila ay magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapagiging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Basahin po ninyo, 26:18, aklat ng mga gawa. Sa pamamagitan na tayo'y tawagin ng Panginoon sa kanyang pangalan, sa kanya. Magkakaroon tayo ng kaliwanagan, makakalas ang pagkakatali natin sa kadiliman, sa kapangyarihan at kulungan ni Satanas, magkakaroon tayo ng kalayaan ang ibig lang ituro ng ating paksa. At nalalaman nga po natin, Malakias 3:7, panahon pa ng ating mga magulang, lumayo na ang mga magulang natin sa Panginoon Diyos. Natatanda ninyo, 3:7 ng Malakias, panahon pa ng ating mga magulang, doon pa sa halamanan ng Eden, sumuway na si Eva at si Adam. Kung hindi sumuway, sana nasa Eden pa tayo. Sana ang buong sanglibutan ay paraiso. Sana'y hindi na kailangan ang impyerno. Sana'y wala nang mamamatay, wala nang magkakasakit, wala nang mauuhaw, wala nang magugutom, wala na ring digmaan, wala nang patayan, wala nang mga tipsenatong, wala nang tongrigista, wala nang mangungutong, wala nang magnanakaw, wala nang mandurugas. Wala na ang lahat ng katampalasanan, sana puro kapayapaan, puro kaluwalhatian. Kasama natin ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos na maluwalhati, at hindi na tayo mamamatay at hindi na tayo mauuhaw magpakailanman. Pero sinuway nga po eh. At nang lumawig nga ang mga kapanahunan, nagsiyabong, nagsitubo sa lupa ang mga bulaang Kristo, mga tagapakinig ayon sa inihula ng Panginoong Hesukristo, Mateo 24:5, magsipag-ingat kayo. Darating sa inyo ang magsasabing ako ang Kristo, nasa amin ang Kristo, darating na ang Kristo, 2001, may paglikas, 2014 na buhay pa tayo. Mga tagapakinig, kaya nga, ayon sa sinasabi sa Tito 1:14, ang mga tao na bihag ng ano, katha ng mga Hudyo, aral ng mga demonyo, aral ng mga tao. Unang Timoteo 4:1-3, mga kapatid, sa huling panahon natin. At sa Unang Timoteo 4:1-3, marami sasama sa kanila, sa mga iglesyang yan, mga kapatid, na nagtuturo ng utos at aral ng mga demonyo. Basahin ninyo sa inyong mga Biblia, Diyan tayo palalayain. Eh bakit po baga naman sinasabi ng ating paksa na ang tinawag sa Panginoon sa mga utos at aral ng mga tao at mga demonyo ay malaya sa Panginoon? Tandaan ninyo, ang pangalan ng Panginoon ay Jesus Christ. Kailangan tayo tawagin sa pangalang Jesus Christ. Eh kaya nga tinan ninyo, bakit tayo tinatawag na Kristiyano? Ako. Bakit ako nagpapatawag na ako'y Kristiyano? O eh ako'y alagad ni Kristo. I follow my Lord. Tandaan ninyo yan. Kristiyano dahil alagad tayo ni Kristo. Kailangan matawag ang isang tao sa pangalan ng Panginoon, maging Kristiyano, para maalis sa kadiliman, sa mga utos-aral ng mga demonyo. Ayon sa ating pag-aaral,
Bakit nga po sinasabi ng ating paksa na ang mga tinatawag sa Panginoon, mga Kristiyano, sa mga utos at aral ng mga tao at mga demonyo ay malaya sa Panginoon? Bakit tayo magiging malaya sa Panginoon? Yan isang magandang tanong. Basahin po natin, oh, bakit ba sinasabing malaya ang tinatawag na Kristiyano? Tandaan ninyo, mga magulang at mga kapatid, dito ay makinig kayong mainam, sapagkat nalalaman din naman natin, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon Christ ay maliligtas. Makinig tayong mabuti. Huwag sanang makahulagpos para huwag tayong maligaw. Ngayon, unahin natin, bakit nga sinasabi pag ang tao'y isang Kristiyano o natawag na sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay ligtas o malaya na sa pagkakatali kay Satanas? There is therefore, basahin natin sa English, Romans chapter 8 and the verse is 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ayan. Ngayon nga ay wala nang ano pa mang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Bakit? Meron pong kondisyon. Kaya dito maliwanag, hindi porke Kristiyano, born again, eh, papasok na sa langit. Hindi po. Mateo 7:21, kayo na magbasa. Hindi lahat ng tumatawag, Lord, Lord, shall enter the kingdom of my Father in heaven. Only those that do the will of the Father in heaven. Eh, ano nga ba yung kondisyon na sila lang na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit? Who walk not, hindi na lumalakad sa laman, but after the Spirit. Napakaliwanag po. Eh, bakit nga po baga? Ituloy natin sa English, sa 8:2. That the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit, upang ang katwiran ng mga kautusan ay mga ganap sa atin o maging sakdal sa atin na hindi na lumalakad sa laman, kung hindi lumalakad na sa Espiritu. For they that are after the flesh, sapagkat sila na lumalakad pa sa laman, ang pinag-iisip ay mga bagay ng laman, but they that are after the Spirit, dadapwat sila na lumalakad na sa Espiritu. 8:4, the Spirit, the things of the Spirit, ang mga bagay ng Espiritu ang kanilang iniisip. For to be carnally minded is death, sapagkat ang mabuhay sa laman ay kamatayan, but to be spiritually minded is life and peace. Ngunit ang mabuhay sa Espiritu at mga gawang kabanalan, buhay at kapayapaan. Amen. Basahin po ninyo, mga kapatid, sa Romanos 8:1, 8:5 hanggang 6. Napakaliwanag po. Eh bakit po baga kailangan ang tao ay tawagin sa pangalan ng Panginoon? Bakit kinakailangan tayo matawag, hindi sa, huwag kayong magagalit na mga tagapakinig, ayaw ng Diyos na matawag tayo sa ibang pangalan. Halimbawa, ayaw ng Diyos na matawag tayong mga Katoliko, Protestante, Emily, matawag tayong Luteriano, o tinatawag na iglesia ng tao, kung ano-ano, Church of the Four Square. Ayaw ng Diyos niyan. Iisa lang ang pangalan. Totoo ba yan? Bakit? Buksan po natin, mga kapatid, Aklat ng Mga Gawa 4:11. Si Kristo ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, nagtayo ng iglesia. Ang ibig sabihin, hindi nila ginamit ang Panginoong Jesucristo. Inilagay nila mga leader nila, yung mga papa sa Roma, yung mga taong obispo na matay, ipinamana ang iglesia o ang bahay sa anak, na matay yung anak, ipinamana sa apo. Itinakwil ninyo ang Kristo, kayo na nagtayo ng bahay o ng iglesia, na naging pangulo sa panulok. Si Kristo ang bato sa panulok. 4:12, Aklat ng Mga Gawa. Sa kanino mang iba,
walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ayan, wala pong ibang pangalan sa silong ng langit. Kaya huwag niyong papalitan yung tinatawag na Hesukristo, Jesus Christ, Christian. Kailangan tawagin tayo sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga anong sabi ng banal na kasulatan? Ngayon nga'y wala ng ano pa mang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Sino ang nakay Kristo Jesus? Unang Tesalonica 2:14, nagsisitulad kayo sa mga iglesia ng Diyos. Saan itinayo? Na nasa Hudiya kay Kristo Jesus. Eh bakit sa Hudiya? Doon po itinayo ng Panginoong Hesukristo, Anyo 32, Mateo 16:18, itatayo ko ang aking iglesia. Saan? Doon, sa siyudad ng Jerusalem ng Hudiya. Doon, napatayo. At yaon, tinutularan na lamang natin sa huling araw na ito. Bakit? Hindi tayo babanalin sa pangalan ng ibang iglesia. Walang ibang pangalan sa silong ng langit kung hindi ang pagiging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus para tayo makawala sa pagkakatali sa kadiliman o sa kapangyarihan ni Satanas. Paano pinatutunayan ng Panginoong Jesus? Siya lang ang tanging pag-asa natin. San Juan 14:16 King James Version. Jesus said unto him, 14:6, oh, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. At sinabi niya sa kanya, Ako ang katotohanan. Ako ang daan. Ako ang buhay. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga, nang itayo na, tawagin na ang mga apostol at ang mga unang mga banal, saan inilagay ang na mga unang tinawag? Unang Korinto 12:28, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Anong iglesia? Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano inilagay? Una-una, mga apostol. Ikalawa, mga propeta, mga guro, mga himala, mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, pamamahala, mga iba't ibang wika. Kayo nga ang katawan ni Kristo, ang miyembro, katawan ni Kristo, bawat isa isama-samang mga sangkap niya, at si Kristo po ang ulo ng katawan, Colossos 1:18, o ng iglesia. At bakit sa iglesyang ito na tinatawag na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus lamang masusumpungan ang kalayaan na siyang kinaroroonan ng katubusan na kapatawaran ng ating mga kasalanan, Colossos 1:14. Amen! Mga kapatid at mga magulang namin, ang iglesia ng Diyos na katawan ni Kristo, kailangan dito tayo tawagin sapagkat narito ang pangalan Nino ng Ama Diyos, pangalan Nino ng Anak Kristo Jesus, at Nino ng Espiritu Santo. Kaya nga ipinag-uutos at tagubilin, ipangaral ang Ebanghelyo, ang sumasampalataya, bautismuhan sa pangalan ng Ama Diyos, Anak Kristo Jesus, at Espiritu Santo, sapagkat sa pamamagitan nito, masusumpungan natin ang kalayaan at kapatawaran ng ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Totoo ba yan? Talaga bang tayo ay palalayain ng Panginoong Hesukristo kapag tayo ay naroon na sa kanyang iglesia o sa kanyang pangalan o sa kanyang katawan? Galacia 5:1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Nang tayo po'y maging malalaya na, halimbawa kami nung araw, nako, mga alipin kami. Yung lelong-lelang namin, kanununuan namin, mga busabos ng Iglesia Apostolica Katolika Romana. Panahon pa ng mga katipunero, may mga lolo at mga lola kami, mga kapatid, binusabos ng mga aral at utos ng mga tao at ng utos-aral sa paglilingkod sa mga larawan.
Nandumating ang mga Amerikano dinala sa Pilipinas. Ang Bibliyang tinatawag na English, isinalin sa Tagalog, nakilala natin ang katotohanan, ang aming mga magulang, mga kapatid, napalipat sa Protestantismo. Eh wala rin palaro ng katotohanan. Inalis ang aming mga magulang sa Protestantismo, naging iglesia ni Manalo kami. Hindi namin ikakahiya yan. Itanong ninyo sa mga matatandang iglesia ni Manalo, Cirilo Gonzalez Sr. at Amada Ramos. Nako, sasabihin sa inyo, nako, mga maniniram puri ang mga yan. Mga kapatid, hindi po maniniram puri, nagsasaysay lang ng katotohanan sa nasaksihan ng aming mga magulang sa loob ng iglesia ng tao. Inalis sila ng Diyos dyan. Pagkatapos po, napasama kami sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pagkatapos po, inalis din kami ng Diyos dyan. Sapagkat yan pala ay bula ang Kristo pala. Humula 2001, darating na raw ang Kristo, ay 2014 na. O ay di bula ang Kristo yan. E palibhasa ng mga kapanahon ng yun, hindi pa panahon para matutuhan ang kasakdalan ng mga panahong yaon, ng aming mga magulang ay nasilo pa rin ang Diablo sa paniniwalang yung obispuro ni Sugo ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, inalis kami dyan. Dinala kami dito sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na ang obispo. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo, kailanman hindi namatay. Siya ang aming obispo. Unang Pedro 2:25, siya ang ulo ng bahay ng Diyos. Hebreo 3:6, ang bahay niya, tayo, kami ng mga membro. At nakilala namin siya 3:1, siya ang apostol, siya ang dakilang obispo, siya ang saserdote ng aming mga kaluluwa. Kaya kami narito sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dito tinawag kami ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang aming ipinakikilala sa inyo, walang iba. Hindi po namatay ang Diyos, mga kapatid at mga magulang. Kaya nga po, ito po ang ating naliwanagan at natutuhan sa Webes po ng gabing ito. Ito nawa ay pagpala. Ito nawa ang ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon at magpakayi kailanman. Amen. At ngayon ay tanggapin po natin ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayun din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu, tunawa ang kanyang ipagkaloob, ibasbas at ibendisyon sa ating lahat, magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen! Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, hanggang sa darating na Linggo kung tayo po ay binubuhay pa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.